Impyerno na sa ilalim ng lupa? Yan po ang malalaman natin ngayon dahil marami pong verses na ating pong tatalakayin na nagpapatunay po na ito pong impyerno ay nasa ilalim ng lupa. At hindi po natin lagi na makikita o mababasa yung pong word na hell sa English. Minsan po ito po ay tumutukoy sa word na Gehenna, Hades, or Sheol. So, ito pong Gehenna in the New Testament where it is described as a place where both soul and body could be destroyed. Ito po yung makikita natin at o mababasa sa Matthew chapter 10 verse 28. Ito po ay isang place no, kung saan ang kaluluwa raw at ang katawan ay madedestroy. So sa Mark chapter 9 verse 43, ito po ay itinulad sa isang apoy na nagliliyab at patuloy na nagliliyab. So the word is translated as either hell or hellfire in many English versions. So kung marami po kayong alam na English versions, ito pong hell, pong word na hell ay makikita nyo. Ito po yung ginamit nila ng kanila pong i-translate sa English. So meron pong another na tawag sa hell. Ito po ay ang Hades o Hades. Ito po isang Greek word. So according to various Christian denominations, it is the place or state of departed spirits. Ito po yung lugar o daigdig ng mga patay, ng mga taong namatay na at dito po sila tumutuloy. So also known as hell in English. So they use the word or they borrow the name of the Greek god of the underworld. So ginamit po itong Hades dahil nasulat po yung New Testament sa Greek. So ito po ang ginamit nilang word, Hades. So makikita rin po na sa King James Version na ito po ay na-translate as hell. So pagka binasa nyo po yung King James Version, makikita nyo po na ito pong Hades ay sa Ingles ay ginawa po nilang hell. So ano po yung Hades? So the word Hades appears in Jesus' promise to Peter. Ito po ang sabi doon, "And I also say unto thee, that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of Hades or Hades shall not prevail against it." So ito po ang, pag binasa nyo po yung story kung saan dineclare ni Peter na si Jesus ang anak ng Diyos, ang Christ na kanilang inhintay. So ito po yung naging sagot ni Jesus at nabanggit niya po roon yung gates of Hades o Hades. At makikita din po ito doon sa warning sa Capernaum. Ang sabi po roon, "And thou, Capernaum, shall thou be exalted unto heaven? Thou shalt go down unto Hades." So makikita niyo po yung word na go down. Pagkat po yung hell ay tumutukoy doon po sa lugar na nasa ilalim ng lupa. Kaya po go down unto Hades. So sa Bible po, pag may nababasa kayo, go up, always yung po'y tumutukoy doon sa langit. Above, yung po'y tumutukoy sa langit. O go down po, ibig sabihin po, nasa ilalim ng mga paa natin. So the Bible is clear, hell is inside the earth. Makikita po yan doon sa Ephesians chapter 4, verse 9, says of Jesus, "Now that He ascended, what is it but that He also descended first into the lower parts of the earth?" So now that He ascended, ibig sabihin po, siya po ay pumunta sa ilalim ng lupa o sa ilalim ng earth o sa gitna ng earth. So, lower parts of the earth. So, ang hell po ay malinaw na sinasabi na sa lower parts of the earth ayon sa Ephesians chapter 4 verse 9. The OT or Old Testament pictures the realm of the dead or Sheol as being under the earth, comparing its entrance to a deep pit. Makikita po yan sa Psalm chapter 88 verses 4 to 6. So, pagdating po sa OT, pag hinanap po yung word na hell, mas madalas po makikita nyo yung word na Sheol. Because yung Sheol po, ito po ay word ng Hebrews. So, ito po ay isang salitang Hebrew. Ang tawag po nila doon sa daigdig ng mga patay ay Sheol. The prophet Amos, which is nasa OT po siya, so the prophet Amos makes the hyperbolic suggestion
that by digging deep one might reach Sheol. Amos chapter 9 verse 2. Sheol is the Hebrew equivalent of the Greek word Hades or Hades, which means the unseen world. So isa sa mga tawag sa kanya is unseen world. Sheol is regarded as an underground region. So underground, ibig sabihin po, nasa ilalim. Isang region na nasa ilalim. Yan po ay makikita natin sa Numbers chapter 16 verse 30. Numbers chapter 16 verse 30. But if the Lord creates something new so that the ground opens its mouth and swallows them and everything that belongs to them, and they all descend directly to Sheol while still alive, then you will know that these men have spurned the Lord. So makikita po natin na ito pong story na to sa Numbers 16 verse 30, yung pong lupa ay bumuka at nilunukpok ang lahat ng mga nagrebelte. Ito po yung story ni Korah na gusto po nilang magsunog din ng insenso. Gusto po nilang tularan yung mga Levites, no? Sila po yung Levites din. Pero hindi po na-assign sa kanila yung pagsusunog ng insenso. Ito po para sa mga priests lamang. So pagbasahin po natin yung Numbers 16:30 at makikita po natin doon that yung lupa po ay bumuka at sila po ay nilunok lahat. They descend directly to Sheol. Descend directly to Sheol while still alive. So Sheol, hell, was below the surface of the earth. Sheol or hell was below the surface of the earth. Saan pa po natin makikita to? Sheol or hell was below the surface of the earth. Makikita natin sa Ezekiel 31, chapter 31, verse 15, or Psalms chapter 86. Verse 13. So, kung may panahon po kayo, basahin niyo po ito. Ito po yung mga verses sa Bible na nagpapatunay na yung pong hell ay nasa ilalim po ng lupa o nasa gitna ng earth. Hell is also called the pit, no? Hukay, sabing ganon. Sa Isaiah chapter 14, verse 9 and 15. Ezekiel 32, 18 to 21. And the abyss in Revelation chapter 9. Verse 2. So how about Jesus? Ano po naman ang masasabi natin tungkol dito? Ang sabi po, Jesus spent 3 days and 3 nights in the heart of the earth in Matthew 12:4. So, nung namatay si Jesus, 3 araw at 3 gabi siya na naandoon po sa ilalim ng lupa o heart of the earth. Ito po yung hell. Ito po yung tinatawag na Gehenna, Hades, and Sheol. So, scripturally, Sheol, Hades, Gehenna, or Hell is down in the lower parts of the earth. So, pagka pinuntahan po natin yung Matthew chapter 12, verse 40, ano po yung nakasulat doon? Matthew 12:40, because just as Jonah was in the stomach of the sea creature for 3 days and 3 nights, so the Son of Man will be in the heart of the earth for 3 days and 3 nights. So ito po yung maliwanag na sinasabi. That the Son of Man, Jesus, will be in the heart of the earth. Sa gitna po ng earth o sa ilalim ng lupa. For 3 days and 3 nights. So ito po yung hinihintay natin na mga scriptures o verses na nagpapatunay na ito pong impyerno, hell, or Sheol, Hades, or Gehenna ay makikita po natin na tinutukoy po sa Bible na ito po ay isang place na nasa ilalim ng lupa o nasa gitna ng earth. So, ito po yung revelation ng Holy Spirit. Ito po ay literal na mababasa sa Bible at ito po ay masasabi natin scriptural sapagkat nakasulat po siya sa Bible. Hindi po natin ito gawa-gawa. Ito po ay mababasa natin sa Bible. So, whenever we study the Bible, always ask the Holy Spirit. He will tell you the truth. Siya po yung ating helper. Siya po yung parakletos. Siya po yung counselor. So whenever we ask something, I believe we better ask the Holy Spirit. He will always tell us the truth because yun po yung gusto niyang mangyari, to know the truth, because He doesn't want us to remain ignorant pagdating po sa Word of God. So always open the Bible and ask the Holy Spirit to guide us. So, ito po yung napag-aralan natin ngayon.
At sa susunod po, marami pa po tayong malalaman tungkol sa Bible. So ito po yung sa akin. Anong sa'yo?